kinailangan pang ihatid pabalik ng bench ni Coach Chito Vic Tolero etong si The Beast sa tindi ng pisikalan. Naupuan pa ang ulo ni Calvin. Do or die matchup between Magnolia Hotshots versus NLEX Road Warriors. Ang mananalo sa kanila mga bro ay kakalabanin na sa semifinals ang TNT Tropang Giga. Panigurado may gagawing adjustment sa depensa ang Magnolia ngayon kontra sa mainit nung game 2 na si Kevin Alas. Inaasahan din na mas magiging pisikalan lalo ang laban. Well, kasama agad si starting lineup ng Hotshots, etong si The Beast. Maganda yan dahil maagang energy yan para sa kanila. Agad nga din siyang nakapagambag ng puntos at umaangat pa sila sa NLEX pagdating sa points in the paint kapag nasa loob ng court etong si Calvin. Yun nga lang, kailangan din talaga siyang pigilan at mapanatiling focus sa laro. Kaya naman etong si Coach Chito, hinablot na agad pabalik ng bench etong si Calvin. Nakalamang lang under 5 minutes ang Magnolia mga bro, pero NLEX pa din ang nakapagbaon ng kalamangan sa dulo ng first quarter 30-26 na pinangunahan ni Calvin of Tana na may 11 points na. Second quarter mga bro, ilang minuto pa lang ang dumadaan sa pagbalik ni Calvin. Isa na namang mainit na pisikalan. Natanggalan pa nga ng headband etong si The Beast. Well, nagumpisa yan sa agawan pwesto niya kontra kay Paul Varilla na nauwi pa sa kamuntikan na scuffle kung saan kinailangan na nga din silang awatin. Halos maupuan na ng referee etong ulo ni Calvin mga bro. Though sa mga oras na yan, bumabalik na sa Magnolia ang momentum ng laro. Naibigay pa ni Calvin ang kalamangan under 6 minutes mula sa kanyang 3-pointer 45-44. Lalamang na sana sila mga bro kung hindi lang dahil sa ginawang 5 straight points ni Calvin of Tana, sabayan pa ng 3 points ni JR Kinyahan. Kaya naman natapos ang first half na hawak ng NLEX ang 3-point lead 54-51. Entering of third quarter, nag-uumpisa ng uminit etong shooting ni Lethal Weapon under 744. Muli nilang nakuha ang kalamangan pero patuloy pa din talaga ang pisikalan. Una ay sa pagitan ulit nila Calvin at Paul Varilla na nasunda naman ng double technical foul sa pagitan naman ni Semerad at Corpus. Well, under 4 minutes mga bro, lumamang ng 6 points ang Magnolia mula sa ginawa nilang 10-0 run 73-67. Yun nga lang bad news para sa Magnolia dahil segundo na lang ang natitira sa oras mga bro. Nakapag-commit pa ng isang foul etong si Calvin, pero bad news yan dahil pang limang foul niya na yan. End of third quarter, hawak pa din naman ng Magnolia ang kalamangan 79-78, kung saan meron ng tig 18 points sila Polly at Ian Sanggalang. Fourth and final quarter mga bro, toe-to-toe pa din ang laban under 5 minutes. Grabing sagutan sa tres ang nangyari. Kung hindi ako nagkakamali mga bro, 5 3 points yan kung saan 3 para sa NLEX at 2 sa Magnolia. Pumasok ang last 2 minutes na hawak pa din naman ng Magnolia ang 1 point lead 94-93. Pero nagpakawala na naman ng 3 points dyan ng NLEX mga bro mula sa tira ni Don Trolliano 96-94. Nadagdagan pa yan ng isa mula sa free throw ni Calvin of Tana 97-94. Pero etong si Polly mga bro, nakabirada ng isang 3 points sa my corner mula sa pasayan ni Calvin Abueva 97-97. Kaya naman kulang pa ang 4 na quarters at nauwi pa sa overtime. Overtime mga bro, nag-uumpisa ng mag-choke ang NLEX habang tinake over pa ni Jio Jalalon ng opensa ng Magnolia kung saan nilang magkakasunod na opensa ang naipukol niya. Pumasok ang last 2 minutes mga bro na hawak ng Hotshots ang 8 point lead. Sabay senyas pa etong si The Beast ng night-night mode ni Stephen Curry. Though hindi pa tapos ang laban dahil kumanapa ng 2 sunod na 3 points niya si Don Trolliano. Pero mabuti na lang at naipasok ni Calvin ang 2 free throw 110-106. Kaya naman dahil doon mga bro ay nakuha pa din naman ng Magnolia ang panalo. Nakapagdala dyan ng 24 points si Ian Sanggalang, 21 points para kay Polly, habang tig 13 points naman sila Calvin Abueva at Mark Baroka at 16 points para kay Jio Jalalon.